Balitang Asian Games Boxing and other updates tungkol kay Casimero, Inoue, Tapales, Pacman, etc. Ito po ang ating pag-uusapan ngayon mga kaduelo. Pero bago tayong magpatuloy, huwag niyo po sanang kalimutang mag-subscribe sa ating Munting Sports Channel. Maraming salamat po. Dahil mga kaduelo, sa nangyari kina former welterweight world champion Yur Dennis Ugas, who suffered a terrible loss to now WBC interim welterweight champion Super Mario with 2 knockdowns at former unified welterweight champion Errol The Truth Spence Jr., who suffered a brutal 9th round TKO sa mga kamay ng 3-weight world champion current undisputed welterweight champion Terence Buddy Crawford, may mga ilang nakita po nating nagkomento through social media na nakarma raw sina Ugas at Spence ng ating pambansang kamao 8th division world champion Manny Pacman Pacquiao. For some of these commenters, they still believe na na-set up noon si Pacman to fight another opponent in Ugas when he was supposed to battle Errol Spence. Therefore, nagiba ang original na plano ni Manny at tila na overtrained pa. Later, ang dalawa na ang nagharap kung saan nanalo si Errol Spence via 10th round TKO. Sa ibang banda, sinabi po mga kaduelo nang gusto rin makasagupa ang 4th Division World Champion, current Unified WBC and WBO Super Bantamweight Champion Japanese Monster na Oya Inoue na si current IBF Featherweight Champion Luis Alberto Elvinado Lopez, na bagamat mananalo para sa kanya si Inoue over sa ating kababayan 2 Division World Champion, current Unified IBF and WBA Super Bantamweight Champion Marlon The Nightmare Tapales, magiging competitive daw ang duelo kumpara kay former Unified Super Bantamweight Champion Kulbuy Steph Steven Fultun. May power daw kasi si Tapales that can somehow make it difficult for Naoya. Tila na-impress din po si Lopez sa ginawa noon ni Marlon Tapales, kaya niya na-upset ang former Unified Super Bantamweight Champion Murujun Akmadaliev. Kaso kumpara rin kay MJ, mas malakas daw talaga si Inoue. Again for him, Inoue will win against Marlon but in a competitive duel. At pag nagtagumpay na raw si Inoue, gusto niya siya na ang susunod if di raw kumasa in a unification ang kapwa niya featherweight champion Cuban Rubén C. Ramirez na kasalukuyang hawak ang WBO 126-pound title. It seems gusto ni Venado Lopez umakyat agad si Inoue sa 126 instead of doing several defenses sa 122 before moving up. For Inoue camp naman, sakaling manalo ang kanilang pambato over Tapales, gusto nilang magdepensa muna si Naoya ng ilang beses to get acclimated sa division at maging mas handa pa sa weight adjustment before finally moving up again. And speaking of depensa, nanguna po sa listahan ni Naoya sina former 2 division world champion Mexican Luis Pantera Neri at isa pa nating kababayan former 3 division world champion current WBO global super bantamweight champion Jandrel Cuadro Alas Casimero. Samantala, dahil sa latest loss mga kaduelo ng isa sa ating mga pambato sa 19th Asian Games Boxing, si Tokyo Olympic silver medalist Carlo Paalam in the hands of Kalokov Abdumalik of Uzbekistan, ang nag-iisa na lang natitira nating kumukumpit pa ngayon sa Asian Games Boxing ay ang Tokyo Olympic bronze medalist Yumer Felix Marshall, whose latest fight was a knockout victory over Jung Joho Wirapon of Thailand, na sa ating pagsasaliksik ay gold medalist pala sa Southeast Asian Games sa light heavyweight division. Division kung saan nagka-campaign ngayon si Marshall sa Asian Games above his usual na nilalabanan na weight class na middleweight division. As per latest announcements, susunod po na makakasagupa mamaya mga kaduelo ni Marshall ay si Ahmad Gozon of Syria. And if he wins this, he will be competing na for the gold medal. Para sa inyo mga kaduelo, can Marshall win the gold medal sa 19th Asian Games Boxing sa light heavyweight division? Comment nyo lang po sa ibaba.